So what's up sa inyo mga katol and welcome back to my channel. Yes, once again ako nga po wala si Chris Katol Resines aka Katol. Yan, at kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede mo nang i-click yung subscribe button and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag meron tayong bagong video. Yo! Yes, for today's video, papalagay ako ng mud guard na nabili namin sa online, online shopping. So, dahil tagulan na nga ngayon at medyo malaki yung gulong ng sasakyan ko, yung mugs. So, problema na talaga yung talsik. So, nakakapagod naman laging punas ng punas. Tiis ganda talaga. So, para maiwasan yung mga talsik, especially sa mga espalto na napakahirap tanggalin sa body ng sasakyan, so, para maiwasan yon, so, magpapalagay tayo ng mud guard. Yung maliit lang, hindi naman ganun, hindi man yung malaki. Yan. So, huwag na natin patagalin ito, mga katol. Tara na! So, ayan, mga katol, magpapakabit ako ng mud guard dito sa ganitong kalaking gulong. Yung hindi masyadong sasaya. Yung hindi sasaya, syempre. Ayan, ayan si kuya. Kuya, paano ang gagawin? Anong babaklasin mo? Ay, babaklasin mo. Paano ibabawas mo? Ito lang. Yan lang ibabawasan. So, hindi na yan sa sayad. Ayan. Nagbablog kasi ako eh. Oo. So, ayan mga katol. Para papansin nyo, meron din akong fender cover. Kaya nagdadalawang isip ako magpalagay ng mud guard. Ayan. Pero, ayan. Tinaray ko pa rin kasi nung-problema na ako sa putik eh. Yung mga espalto eh. Yan. So andito ako sa Bicwik. Yan. Sa Carmona, Cavite. Saan to? May Altares? Yan. Itong isa nakabit na nila. Yan. Ayan yan. Ayan yung isa. Yan. So safe na yan sa mga espalto. Actually kaya ako namumblema. Kaya gusto ko talaga magpalagay ng mud guard dahil yung mga espalto na galing sa kalsada. Panigurado, tatalsik yan dyan sa body. So, yun ang mahirap tanggalin actually. Mga putik, okay lang eh. Yan siya. So, yun ang itsura niya. So, maganda pa rin naman siya mga katol. Hindi talaga ako napalagay ng bushwhacker na fender. So, andito ako ngayon sa Bicwik Auto Works mga katol. Yan, sa may Carmona, Cavite. Malapit lang to sa palengke ng Carmona, sa may rotonda. Malapit lang doon. So, pagtanong-tanong yun na lang din. Tatapat siya andito sa Samig Kaso. Naalala niyo yung isang vlog ko na nagpakabit ako ng horn? Ayun yung kasi. Ayun o. Yung kasi. Ayan. Sa isang vlog ko lumabas yan. Tapat lang noon yung Bicwik. So, ito siya mga katol. Naikabit na yun sa may passenger side. Ayan. Hindi naman masyadong naputulan. Konting-konti lang as in. Yung mud guard, 600 plus ko lang po nabili yan. 600 ko lang nabili yung mud guard. Yan. Walang ginawa ang gagawin ni kuya. Ayan, dahil nga may fender cover ako. So, ipapasok niya yung mud guard dun sa pagitan ng fender cover. Dun sa gitna. Yan, nililinis muna. Malamang sa mga nakamugs dyan na ganito ang size ng gulong. Opo, namumblema din kayo sa ano. Sa talsik. So, ayan. Talsik no more na ngayon, mga katol. Yung nabili ko palang mud guard, hindi rin pala sukat yung butas. Hindi sukat yan, na kuya. Isa lang. Ah, yung isa lang. So, okay. Gagawa na lang talaga ng paraan. So, maganda rito sa Bicwik mga katol. Talagang gagawa nila ng paraan na maayos yung pinapaayos ninyo. So, ayan siya mga katol. Ayan. Meron daw maganda rin na mud guard. Ito, Jayos. O, oh, ayan o. Oh. Favorite ka o mag-Jayos ka? Nasa 8 ulit. Origi yata o 6? Yung original Jayos, nasa 8,000 daw. Ito, 4,000 lang o. Oh. Pero maganda raw ito sa matero natin, mga katol. Ayan o. Oh.
So ganyan ang ginawa ni Kuya. Ayan. So ito ang itsura niya sa ilalim, mga katol. Ganito kalupet ang Bigwig. Highly recommended ko to, mga katol. Highly recommended to. Bigwig na to. Pag pupunta kayo ng Bigwig, ito lang hanapin nyo. Yan, si Kuya. Siya may-ari nito. Pasok mo sa akin, ha? Yeah, upload ko to sa YouTube, ha? O, yan. So, ito yung bagong shop ng Bigwig. Mas maganda rito, mga katol, kesa doon sa dati. So, may checkpoint. Wala na sila ron. Kung familiar kayo rito sa Carmona, Cavite, dito lang to sa may palengke, malapit. Sa may Altares. Yan. Ayan, full pack, oh. Full pack yung shop. So ilike niyo daw sa Bigwig page. Ano to, ha? Hindi po ito sponsor video, ha? Babayaran ko rin po yun. Unless kung papayag to. Naka, di na ako narinig. Lumayo, eh. So ayan, ito yung bago nilang shop. Ganyan pala kahirap ang pagkabit. Kailangan talaga ng matinding malulupit na diskarte dyan, ha, Kuya? Alright. So, after 4 months, ito na itsura ng ilalim ng sasakyan ko, mga katol. Putik-putik na siya. So, hintay-hintay niya lang, mga katol. Ipapa-undercoat ko to. Sana magka-budget na. So ngayon, mga katol, testingin naman natin kung may sayad na. Kanan, kaliwa! Kanan. Testingin natin kung may sayad. Yan, sagad na yon. Kanan! Yan, sagad na yan. Oo. Sige, sagad mo. Sagad na, no? Sige, tiit mo, pabalik. Oo, pabalik. Oo, hindi, tiit mo lang, sige. Okay, okay. Ito naman ako sa kabila, ha? Balik mo, balik mo. Balik, balik. Kabila. Kanan dito, papunta rito. Ah, sige, diretso, sige. Ito muna, huwag wala. Sige. Balik mo, balik. Balik. Sige, ganun. Okay, balik. Okay, balik. Gitna muna, gitna muna. Oh, gitna. Hindi pa yung gitna. Op, yan, gitna na. So, ayan mga katol, no, medyo maganda naman yung kinalabasan ng pagpapakabit ko ng mudguard kay Bigwig. So, si Bigwig po, isa sa po siya sa mga trusted mechanic po dito sa, trusted shop dito sa Carmona, Cavite. Yan, so medyo mura lang din po sa kanya. Yung nagastos ko lang po doon sa pagpapalagay ng mudguard. Akin na po yung mudguard, no? Sila na lang po yung nag-install. Medyo mahirap po kasi na maglagay ng mudguard, lalo na pagka meron akong pag meron fender cover. So kailangan i-cut, kailangan ganito. So hindi ako familiar sa ganon. So kaya pinalagay ko na lang kay Bigwig. Ang nagastos ko is 300 pesos. So okay na rin, di ba? So, kesa naman ako yung maglagay, pero may hindi ako familiar, so hindi ako professional pagdating sa ganun. So, maganda yung kinalabasan. So, talsik no more na siya. Kahapon na testing ko na rin siya. So, wala naman siya masyadong, wala siyang talsik doon sa body, sa unahan, sa front, no? So, and yun nga yung sa Jayos na mud flap. Maganda raw yun, eh. So, testing ko rin yung mud flap na yan pagka nagkaroon ako ng budget. Medyo mahal yung original, 8,000 daw kasi yung original. May nakita pa nga ako 16,000.
Di ba? Ang bigat. So, yung mga katol, no? So, sana nakatulong ito kahit pa paano sa inyo. And please don't forget to like, share, comments, and subscribe to this channel! Ingat-ingat po tayo lagi mga katol. And God bless po sa atin lahat. Mwah, 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 mwah.